Oho. Hello, 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 hello mga kapatid. Magandang araw po sa inyo. Ngayon po ay pangalawang araw ng Simbang Gabi. Kayo po ba'y nakapagsimbang gabi? Bakit daw Simbang Gabi? Eh madaling araw naman ginaganap. Saka wala naman daw sa Biblia yan. Simple lang. Kaya tinawag na Simbang Gabi dahil madilim pa at wala pang araw. Ako wala. Hindi ako nakapagsimbang gabi. Kasi ako po ay Ewan ko, basta. Sa Bible, tinawag ng Diyos na gabi ang dilim. At sinong may sabi na hindi pwedeng sumamba sa gabi? Hindi ako nakapagsimbang gabi ngayon. Ayaw kong simulan kung hindi ko natatapos. Eh, hindi ko siya matatapos kaya hindi ako nagsimbang gabi. Basahin natin sa aklat ng mga gawa. Kaya sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos araw at gabi. Pwedeng-pwedeng sumamba sa araw at sa gabi, sa liwanag at sa dilim. Pasalamat pa nga tayo dahil binigyan ng pagkakataon ng mga Pilipino noon na magsimba ng maagang maaga bago sila pumunta at magtrabaho sa bukid bilang paghahanda sa pagdating ng Pasko. Kaya, wala akong ginawa kundi mag-edit ang video ko at minsan ka wala naman akong signal, mahina ang data. Kaya hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin ang kinagis ng Simbang Gabi. So ayun na nga, kasi silip na ako sa labas ng simbahan, mga kapatid. So kagabi, nag-scroll ako sa Facebook, sa YouTube, nanonood ako doon. So nakita ko yung post ni Rex the Seminarian. At tuwang-tuwa ko. Napaka-bongga niyang pare, hindi siya boring. Pare siya, di ba, mga kapatid, Rex the Seminarian ang pangalan niya. Pero alam ko pare siya. Ano ba pare siya? At yung mukha niya si Papa Che. Papa Chen ba yun? Yung dating jowa ni Kim sa channel 2, Kim Chu, dati niyang jowa-jowa. Ahead sa kanya yung edad, pero pogi. Yun yung kamukha niya ni Rix, pala R-I-X eh. Si Papa Chen, o diba? Kaya tara po, samahan niyo ako at panoorin natin yung kanyang 10 makikita mong tao sa loob ng simbahan tuwing Simbang Gabi. Ito na, bongga it is. Yun. Yung pa ating reaction na ngayon. So gusto ko pambatiin yung ating mga kaibigan sa YouTube, Facebook, yung ating mga angel, na tumulong sa akin yung panahon na ako nag-ipit. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko na ako kayo isa-isahin dahil alam na po ako sino kayo. I love you all. Advance Merry Christmas and Happy New Year. Simulan na po natin ang palunod. Go! Go, 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 go! Bongga! Bongga, bongga! Iyon ang paghahanda sa Pasko. At mamaya, makaka-encounter na naman tayo ng 10 klase ng tao na nasa simbahan tuwing Simbang Gabi. Number 1, Simbang Tabi. Sila yung mga sumisimba pero hindi naman pumapasok sa loob ng simbahan. As in, nasa tabi-tabi lang. Sisilip-silip, alis-alis. Late na nga dumating sa minsa, paga panguhi. Tapos, payosiyoso lang sa gilid. Maghuhulog na lang ng piso sa basket. Minsan, kukuha pa ng sukli. Number 2, Simbang Bawi. Sila yung gumising ng maaga, dumating bago magsimula ang misa, pero bumawi naman ang tulog sa loob ng simbahan. Pagpatak pa lang ng unang pagbasa, nag-ihilik na sila. Isang homily, aming nakuha pang malaginip. Kulang na lang sabihin ng commentator, magsisi na po ang lahat. At huwag na huwag na silang babatiin sa pagbibigyan ng kapayapaan dahil magmukha silang patay. Number 3, Simbang Selfie. Sila yung nagsisimba para lang may ma-post sa Facebook. Nagsimba lang for clout o nakikisabay lang sa trending o uso. Selfie dito, selfie doon, para lang may pang my day o story sa IG. Nakikling nga sa homily, pero para lang pala may ma-status na quote sa Twitter. At from time to time, habang nag-iminsa yan, tinitingnan ko ilan nang nag-react sa post nila. Number 4, Simbang Forma. Sila naman yung mga aesthetic na makikita mo sa simbahan. Pinagandaan talaga yung Simbang Gabi at hindi yung nagsisimba.
ating bayan kung walang magandang damit na nabili sa ukay o sa Shopee. Magugulat ka na lang sa offertory at communion. Umisa ba yung pinuntahan mo o fashion show? Bawat gabi, iba-ibang ka nilang mga OOTD. Well, hindi naman masamang pumorma o mag-iisang maganda na akma sa Banalanisa. Number 5, Simbang Food Trip. Sila naman yung nakisabay magsimbang gabi. Pero ang pakay pala, etikman lahat ng paninda sa labas ng simbahan. Kung nakaamoy ng puto bumbong at bibingka, eh dali-dali lumabas ng simbahan at lumapang isa-isa lahat ng mga puto at kakanin at ginawang mukba ang pagpunta sa simbahan. Pagkatapos kumain, eh babalik ulit sa loob ng simbahan at magkukumunyon. Number 6, Simbang Chika. Sila naman yung mga nagsisimbanga pero dala-dala naman ang mga samot-saring istorya. Ano naman kaguluhan yan? Kakao sa kanila, mga good Samaritan. Sila yung pag-uwi, eh hindi alam ng misteryo kung paano nga ba nagbuntis si Maria at Elizabeth. Pero alam na alam kung paano nabuntis yung kapitbahay at kung sino ang kabit. Kwento dito, kwento doon. Tinalo pa si Father mag-homily. Ano naman yan? Ano yan? Ba't ay ako isulat dyan? Asan ang listahan nyo? Hello! Asan ang listahan? May grasya na ba? O is grasya? Number 7, Simbang Kugon. Sila yung sa umpisa lang magaling, parang jowa mo. Parang Nias Kugon. Sa simula lang nagpapakitang gilas, gigising ng maaga, walang absence sa unang araw, ikalawang araw, ikatlong araw, ikaapat na araw. Pero pagtagal-tagal, nagsasawa na, napapagod na, sumusubo na. Number 8, Simbang Healing. Sila yung makukompletuhin ng Simbang Gabi para lang matupad yung wish nila. Gigising talaga ng maaga sa 10 na araw. Pero kapag hindi natupad ang wish nila, eh magagalit sa Diyos. Ang ginawa pang genie o wishing machine ang Diyos, hindi naman masama na magdala ng kahilingan sa misa. Pero hindi lang tayo nagsisimbang gabi para lang sa wish. At kapag hindi natupad ang kahilingan natin, lagi nating tatandaan ang sinasabi ng Propeta Isaiah. Number 9, Simbang Gala. Sila yung mga nagsisimba na paikot-ikot sa simbahan. Ibot dito, libot doon, palipat-lipat ng upuan, tinahanap ang mga klase, mga workmates, o di kaya kahanap ng pogi o maganda sa katatabi sa upuan. Nagala-gala rin ang mga mata niyan. Tinitingnan kung pogi ang sakristan, kung maganda ang lektor, kung gwapo si Father. Ano ba talagang pinunta mo sa simbahan, babe? Magsimbang gabi o humahanap ang jowa? Sabi ni Jesus. Number 10, Simbang Tunay. Sila yung mga nagsisimba para talaga maghanda sa darating na Kapaskuhan. Hinahanda nila ang kanilang puso at kalooban para tanggapin ang Mesiyas na isinilang sa Sabsaban. Nakatuon ang kanilang puso at isip sa Panginoon. May magandang damit man o wala, kuyat man at gutom, may mga kaibigan man o wala, may mga dalang kahit ngunit hindi nagsisimba para lang sa wish, kundi para purihin at sambahin ng Diyos. Sa ikaw, sino ka dyan na may simbang gabi? Kampana ng simba ay nangihisi na, at huwag nagsasabi na tayo'y magsimba. Magising at magbangon, tayo'y magsilakad, at masigang tumuhin at ating simba. Tamay bahay ang aming bati, Christmas na so mga kapatid, tapos na nga po itong video ni Rick Seminarian. So ito po inedit ko noong pangbago magsimbang gabi. So kagabi ay pangalawang gabi. Bali pangatlo ngayon. So sana po may post ko na siya ngayon. Ako po. Ay pabalik-balik ko kasi ako inuulit-ulit ko. Kasi nga po, syempre, minsan, kasi yung layer ng mga video, kasi yung sa aking ginagamit na editing app, ano lang po, free. Kaya hindi ko pa ma-explore yung mga ibang mga ano. Kailangan ko mag-member. Magbayad ng membership. Para ma-open ko yung mga ano, features na magaganda. So, ano po, sana po yung mga nakapag-umpisa ng simbang gabi, ituloy-tuloy nyo na po. At talagang, kung manunod talaga kayo, malalaman nyo dito kung ano talaga ang kahulugan ng Pasko ng simbang gabi. O, di ba? So, ano, ang tawag dyan? Wait, nakalimutan ko. So, mayroon ko sana akong sasabihin sa napakahaba ng video na to. So,
Okay, ito na lamang po. At alam po, nag-enjoy kayo sa aking mga mapinagagawa. At ayun, hindi ko alam sasabihin ko. Ako'y nalulungkot. So, hanggang dito na lamang po ang video na ito. Ako mapapaalam na kaya nyo humabal lang sa yung bigote ko dahil magmula pa nga nung bago simbang gabi, ngayon ko na yung video na to. At kaya nyo humaba na. At kaya nyo pag mag-vlog ako ha, example, titingin ako sa mukha ko sa screen. Hello mga kapatid, kumusta kayo? I love you all! O, hindi ang sabi ko lagi sa mga kapwa ko vlogger. Yung mga kaklose ko lang ha, kasi baka magalit man yung iba. Nakapag magsalita ka sa harap ng cellphone mo, hindi pwede itong ganito kasi nakatingin ako sa mukha ko eh, oh. Pag pinapanood mo ako, mag-usap pa tayo samantay, hindi, diba? So, dapat dun sa butas ng skin kayo titingin, ganito, oh. Yung butas na maliit. Hi, hello, diba nakikita mo na ako sa mata? Oh, huwag kang tumitig sa mukha mo na parang gandang-ganda ka talaga. Oh, na maganda ka na, pogi ka na. Oh, kasi hindi mo maiwasan tumingin sa ano, sa screen. Hindi pa ganun-ganun ka. Palipat-tipa. Butas, screen. Butas, screen. Ganun na lang para magkaroon ka ng connection sa audience mo. Inaman ko at advance Merry Christmas and a Happy New Year! Babush, I love you all. I wait.